Sinampahan ang patong-patong na reklamo ang babaeng nag-viral matapos mananakit ng traffic enforcer sa Maynila. Kwento ng enforcer, nagwala raw ang driver nang malamang mai-impound ng kanyang sasakyan. Nasa frontline ng balita ngayon si Lyn Olavario. Ano na yan, ma'am? Wala ka kasing lisensya, ma'am eh. Nananakit kayo, te! Sunod-sunod na sampa na inabot ng traffic enforcer mula sa babaeng motorista na nahuli sa Osmeña Highway sa Malate, Maynila kahapon. Makikitang pilit niyang inaago ang papel na hawak ng enforcer. Maya-maya, pumasok na sa sasakyan ang babae. Pero hatak-hatak pa rin niya ang damit ng enforcer at pilit na binabawi ang papel na ORCR pala. Sa pag-atake ng babae, nagalusan ng mukhaan ang traffic enforcer na si Marcos Anzures Jr. Kwento niya, pinara nila ang puting SUV dahil nag-beating the red light ito. Pero hindi raw ito huminto at hinabol pa nila hanggang sa kanto ng Estrada at Osmeña Highway. Nanghingi nila ang lisensya ng driver, photocopy lang ang pinakita niya. Paliwanag ko naman po, hindi po valid po yung Xerox. Kailangan po namin is driver license po talaga kasi hindi pwedeng tikitan yung Xerox. Kaya, tepa, may impound yung sasakyan. Nang ayaw ibalik ng enforcer ang ORCR na sa impounding area na dapat kunin ng babae, dito na raw ito nagwala. Ang boyfriend raw niya kasi ang may-ari ng SUV. Desidido naman ang enforcer na kasuha ng babae na kinikilalang si Pauline May Altamirano. Na-inquest na si Altamirano para sa kasong direct assault, resistance and disobedience to a person in authority at driving without license. Pero pwede pang madagdagan ang mga kaso niya dahil sa magkakaibang mga pangalan na nakalagay sa mga ID na ipinakita niya. Iniimbestigahan pa din namin kasi another name na lumalabas sa real name niya, siya ay si Pauline May. Pero yung mga ID na kuha namin sa kanya is Maria Hola C. Pwede siyang kasuhan ng falsification saka perjury doon sa dalawang ano niya. Pati estapa through identity using fictitious name. Pinuri naman ni Manila Mayor Isko Moreno si Anzures dahil sa pagpapakita niya ng maximum tolerance sa kabila ng pananakit ng babae. And I would like to thank the traffic enforcer na napakataas ang tolerance niya. Talaga nagbago na unti-unti ang traffic enforcer ng Manila. I'm very proud of him. Sabi ni Anzures, sobra-sobrang pagtitimpi talaga ang ginawa niya. Nagpipigil po talaga. Talaga kasi yun po ang ano sa amin, bilin ka bilin-bilin po. Huwag kayong maging arrogante. Nagbabalita mula sa Frontline, Lyn Olavario, News 5.